Our lesson for today, class, is about fiesta. Sino sa inyo may idea kung anong fiesta? Ako, ma'am! Ako! Anybody else? Ma'am, ako po! Wala talagang iba? Ma'am, ako sabi! Ma'am, ako! Ma'am, ako! Ma'am, ako! May sira po ba mata mo, ma'am? O baka mukha mo? Ay, teka, baka di mo po ako naririnig. Dami mo po sigurong tutuli, ma'am. Ma'am, ano ba, ma'am? Tatanda ka nalang dalaga, di mo pa rin ako tinatawag. Oo na, sige na! Sige, Vince, ano yung fiesta? Ayusin mo yung sagot mo, ha? Ang fiesta ay... ang pagtulog sa hapon. Fiesta yun! I think we can all agree na fiesta ang isa sa pinakamasayang kultura na meron tayo bilang mga Pilipino. Di na rin yan nakakapagtaka kasi totoo naman, napakasaya naman talaga tuwing may piste. And napatunayan ko yan nang first time ko siyang ma-experience. Nung nagbakasyon kami sa probinsya. Last year lang. Nung May. Oo, first time ko makapunta sa pista dahil dito sa parte ng Cavite kung saan ako nakatira. Di naman uso yung pagse-celebrate niyan. Hanggang pangalan lang. Walang paki mga tao. Happy Fiesta! Alam mo yun, sabit-sabit lang ng mga banderita sa kalsada tapos ayun na. Yung mga tao, di naman naghahanda eh. Sa bagay, wala rin naman kaming panghanda. Pero ewan ko, ano pa sense ng mga decorations kung di rin naman sineselebrate? For aesthetic lang ata. Sa ibang parte naman ng Cavite meron, sa amin wala. Like, do they hate us? Ay basta, bahala sila dyan. So first time ko siyang na-experience kung nagbakasyon kami sa probinsya. Kaso dahil sa sobrang pag-e-enjoy ko, medyo may di magandang nangyari. As in masamang pangyayari. Ganon. Ganto kasi yon. March noon, nasa bahay kami nang bigla kong maisipang, ang init! Tara, bakasyon! Eh kaso yung kapatid kong babae biglang sinabing, may pera ka? Wala eh. End of the story. Thank you sa pananood! Shoutout nga pala sa mga taong to na walang sawa sa pag-support. It's a prank! Hindi, ganito ang nag-iusapan namin. Saan naman? Sa Boracay. Ang dami na masyadong tao dun eh. Sa secure na lang, sa probinsya natin. Di pa ako nakaka-uwi dun. And that's when I started to realize na hindi ba maraming mangkukulam dun? Ha? De joke. Di totoong maraming mangkukulam sa secure. Yung mga nagpapakalat ata nun ay yung mga sumakit lang ang ulo at walang pang-ospital kaya isinisi na lang sa mga mangkukulam. Aray! Ang sakit! Sakit ng ulo ko! Kasalanan mo to! Kasalanan mo! Anyway, na-realize ko na, oo nga no, di pa ulit kami nakaka-uwing probinsya. Dalawa kasi probinsya namin. Isa sa side ng tatay ko at isa sa side ng nanay ko. Ang probinsya sa side ng tatay ko ay sa Zamboanga del Norte. Samantalang sa side naman ng nanay ko ay sa Siquijor. Madalas kasi pag umuwi kaming probinsya, nung elementary to high school, palaging sa Zamboanga ang destinasyon namin dahil dun kami palagi nakakalibre ang pamasahe mula sa mga auntie at uncle ko sa father's side. Wala pa kaming kapera-pera kasi noon para makapagbakasyon kung kailan namin gustuin. Kaya kung sino man libre, doon nga may pupunta. Hello? Sino po sila? Uncle mo to? Ay, uncle! Kayo po pala yan! Ano po meron? Ano kasi? Ayaw po! Pupunta po kami dyan sa inyo sa Zamboanga! Salamat po sa libre! Gusto ko lang naman maningil ng utang. Kaya siguro naisipan ng kapatid ko na sa mother side naman umuwi. Actually, yung huli kong punta doon sa secure is nung baby pa raw ako eh. Sheesh! Pare! Sa secure na ha? Ano kuya Vince, okay lang sa'yo? Oo naman! Nailibre kami? Ha? So sinabi namin sa nanay ko yung plano na magbakasyon nga sa probinsya nila. And ikinatuwa naman yun ng nanay ko kasi matagal na rin siyang di nakaka-uwi dun. Talaga? Uuwi tayo sa secure? Kung ganun, umuwi tayo ng May 14 to 17. Kasi pesta dun ng May 15. Fiesta ng patron San Isidro Labrador. Makipesta na rin tayo! Masaya yun! Fiesta? Wow, di pa ako nakakaranas makipesta! Tara! Kita nyo yung mukhang yan? Sasaya oh. Di niya alam kung anong disaster kakaharapin niya pagdating dun. Fast forward sa araw ng alis namin, May 14. Excited ang lahat kasi sobrang hinahype ng nanay kung napakarami dong napakagagandang tourist destination sa Siquijor. Lima kaming aalis nun. Nanay ko, kuya ko, girlfriend ng kuya ko, kapatid kong babae, at syempre, ako. Since napagdesisyon na namin na apat na araw kami dun, May 14 to May 17, bago makapiesta ay siguro maglilibot-libot na rin kami. Kung hinanap niyo tatay ko, matagal na po siya wala. Pero malay nyo, kasama pala namin siyang nakikilipad sa aeroplano. Daddy? The joke. Love you pa. So ang ganda, para makapunta kang Siquijor dahil sa wala namang silang airport doon ay ganito. Magbubuk ka ng aeroplano mula Manila papuntang Dumaguete. Then mula sa Dumaguete ay magbabarko ka pa Siquijor. Easy. And ganun nga ginawa namin. Malamang. Pagdating namin sa Siquijor, may sumundo sa aming van na nirentahan namin for 3 days para magamit pang gala. Tara, gala muna tayo. Ma, magpahinga muna tayo. May 3 araw pa naman para maglibot. Next! Come on! Tara, bilis!
Diyos ko, yung nanay ko nag-iaya pa muna gumala. Walang nakapigil sa kanya kasi... Kasi nanay namin siya eh. Nag-request dun sa driver na puntahan yung pitong simbahan dun sa buong Siquijor. Ang galing! E di pagdating sa inatutuloy namin, ayun, tumba ang lahat. Pagod na pagod. Except sa nanay ko na ewan ko ba saan niya nakuha enerhiya niya. Mahina! Ang malala pa nito, di kami nakapag-dinner so gutom kami. Kasi lahat ng mga tindahan ng pagkain na malapit dun is sarado dahil nga naghahanda na para sa fiesta kinabukasan. Wala rin food delivery dahil hindi pa ganun ka-civilized dun. Pagod na kayo tapos gutom pa. Perfect combination. Kinabukasan, May 15, araw ng fiesta. Ito na ang aking pinakahintay. Yung gutom ko, unti-unti ko na nakakalimutan pag naiisip ko pa lang yung mga pwede naming kainin dun. Ma! Si Kuya Vince, parang nakulam! So lahat kami ay nag-prepare na para makapiesta sa baryo kung saan lumaki nanay ko. Sa Tagmanukan, sinundo kami ng motor ng mga kamag-anak namin papunta sa kanila. Nang makarating kami, eh grabe, naamoy ko na kaagad yung lechon. Para sa mga gaya kong ignorante sa fiesta, ganito yan. Wait, mag-research lang ako. Ang fiesta ay selebrasyon ng pasasalamat sa isang naturang patron ng isang bayan. At pag may celebration, syempre may handaan! Yun talaga yung highlight, yung handaan. Well, ouch! Ang pinagkaiba niya lang sa mga normal na handaan ay pwede ka makikain sa iba't ibang bahay. Halimbawa, ikaw. Oo, ikaw. Yung mukha mo yan. Yung pagmumukha mo ha. Dadaan ka lang sa kabilang kanto. Pero hindi mo kakilala yung mga tao dun ha. Tapos niyaya ka nila makikain sa kanila. Malayang malaya ka makisalo! Oy! Kain tayo! Ay, sige po! Lika! Ay, Diyos ko! Aswang! Ah! Okay, balik sa kwento. Nung nandun na nga kami, ang una namin kinainan na bahay ay yung sa kamag-anak namin. Tawagin na lang natin yung bahay na yon na bahay number 1. Pagdating dun, kunwari, nahihiya-hiya pa. Pero ang totoo, nakalaki na yung mata ko dun sa lechon. Uy! Huwag kayo mahiya! Ala! Nakakaya naman po! At ang dami nilang handa! Lechon, adobo, kare-kare, fritada, kanin, dinuguan, usubuco alla milanese, risotto alla zafferano. Joke lang, wala yung last na binanggit ko. Nagpasosyal lang ako. So ako naman, kuha nito, kuha nun, kain dito, kain dun. Nagpakabusog ako kasi wala pa kaming matinong kain mula pa kahapon eh. Patay gutom. Oh, bakit? After ko magpakabusog, ayun, medyo nakatulog. Siyempre, ano ba kasunod ng fiesta? Eh di siesta! Anyway, nakaidlip nga ako dun sa sofa. Nagising lang ako kasi ginigising ako ng nanay ko. Sinasabi niyang punta naman daw kami sa bahay ng iba pa nilang kamag-anak. Gising! Doon naman tayo kina Tita Chuchu mo! Mahikain rin tayo doon. Gawa-gawa ko lang yung pangalang Chuchu ah. Nakalimutan ko kasi name eh. Huh? Eh busog pa ako. Kayo na muna. Hindi pwede. Matagal na tayo din nakaka-uwi dito kaya dapat niyo silang makita. Tara na! At that moment, sumuko na ako tumanggi kasi... For sure, hatakin rin naman ako ng nanay ko papunta dun. So next destination nga namin ay yung dun pa sa isa namin kamag-anak, kina Tita Chuchu. Tawagin naman natin yung bahay number 2. Pagdating dun, daming tao. Yun pa lang, sign ng marami rin silang handa eh. And karamihan dun sa mga tao ay mga kamag-anak rin namin. Uy, anak mo? Laki na, gwapo-gwapo. Aba, syempre. Pag tinawag mo akong pangit, baka suntokin kita sa mukha. Di joke, di ko sinabi yan. Intrusive thoughts ko lang yan. Ay, hindi na pala. Ginawa ko pala talaga siya. De joke ulit. Pagpasok namin sa loob, edi ayun, kwentuhan agad sina Tita Chuchu at nanay ko. Uy, kamusta ka na? Eto. Wala, edi ito pa rin. Habang nag-uusap sila, napatingin ako sa mga handa. At grabe, ang dami rin. Ito pa malupit. May lechon ulit. Gustong gusto ko sana talaga kumain kaso busog pa ako. Pero ewan ko ba, yung mga kapatid ko kumain pa rin. E pare-pareho lang naman kaming maraming nilamon dun sa unang bahay. Edi umupo na lang ako sa isang tabi habang pinapanood mga kapatid ko kumain. Lechon! Eh! Maya-maya, after magkwentuhan ng nanay ko at ni Tita Chuchu, lumapit sila sa akin. Inalok ako kumain. Huy, ano? Kumain ka! Anong ulit pangalan tong anak mo? Vince. O Bing, kumain ka na. Vince po. Chin, kumain ka! Vince po. Hehe. Ben, kumain ka! Vince po. Vince. Venice, kumain ka! Vince. Veng? Vince! Vin! Ayan! Malapit na po! Vince! Alejandro, kumain ka. E di ako, tumanggi sa alok ng kumain kasi nga busog pa ako, diba? E kaso talagang namimilit? Ay hindi po, busog pa ako. Ang dami ko pa nakain sa bahay number 1 eh. Hindi, konti lang. Kain ka dali. Pero busog pa po kasi... Uy, huwag matanggihan tita mo. Nakakahiya. Minsan lang naman. Kumain ka kahit konti. Oo, konti lang. Tikim lang ba? Sige po. O ayan. Anong konti dito? O sige, kain na. Thank you po. Kumain ka pa sabi! Oh, kinain ko yung binigay niya.
Nakakaya tumanggi. Grabe, parang sasabog tiyan ko nun sa pagkabusog. O ilang months na yan? E di ayun, nagpahinga muna ako sa upuan. E namang nagpapahinga ako, nararamdaman ko nang sumasakit yung tiyan ko. Oo, nadjejebs ako. Sadabing ba naman ang kinain eh. Gustong gusto ko na makitae dun, kaso medyo nahihiya ako kasi nga, unang punta dun tapos tataniman ko na kaagad ng... you know? The bomb has been planted. Eh kaso, no choice. Kailangan isang tabi yung hiya. Kasi mas nakakahiya kung dun ako aabutan sa inuupuan ko, diba? Eww! More! Sabi nga nila, walang hiya-hiya sa etchas na palabas na. San po yung CR dito? Ay bakit? Makikiihi po sana. Ah, dyan lang oh. Ayun, salamat po! Oo nga, iihi lang. Wala na akong pake kung marinig man nilang nag-aalburuto tiyan ko. Ang mahalaga, nailabas ko na ang dapat mailabas. Woo! Sarap! Baho! Pagbalik ko sa dining, nagmamadali na umalis nanay ko. Saan ka ba galing? Kanina ka pa namin hinihintay. Alis na tayo! Ay, buti naman. Makakapagpahinga na ako. Anong pahinga? Punta pa tayo doon sa isa ko pang kakilala. Makakamusta ako at makikain ulit tayo. Ha? Hotdog? Tara na! Pagod na ako nun dahil sa bigat ng tiyan ko, pero yung nanay ko, gusto pa rin kami hatakin magkakapatid sa mga kakilala niya. Like, I get it na na-miss niyo yung mga tao doon at siguro meron siyang adrenaline rush dahil sa excitement, kaya di niya ramdam yung pagod. Pero hello ma, I am dying inside oh. Dying inside? I was dying inside, but I couldn't be myself. Joke lang. Well, pinagbigyan ko na lang rin kasi isang araw lang naman. Makakapagtiis pa naman siguro ako. So nagpunta na nga kami sa pangatlong bahay na tawagin na lang nating, obviously, bahay number 3. Di namin kamag-anak yun nandun, pero ilang taon din daw sila nag-alaga sa kuya ko nung baby pa tuwing nasa trabaho ang nanay at tatay ko. Hanggang sa mapagdesisyonan nga nilang bumalik ulit sa secure. E di ayun, kwento-kwento na naman nanay ko at kakilala niya dun. Hanggang sa hiyaay na naman kaming kumain! Kain kayo, dali! Huwag kayo tumanggi. Masama tumanggi. Bakit? Ano po ba mangyayari pag tumanggi kami? Kakainin ka ng dinosaur. Eh di napilitan na naman ako! Ay, hirap maging people pleaser! Sumasakit na naman dyan ko. Yan, kahaman mo kasi. Ano pa nga ba? San po yung CR dito? Ay, bakit? Makikiihi lang po sana. Diyan lang sa bandang likod. Thank you po. Oo nga, ihi lang. At that point, drained na ako. Alam mo yun, masaya sa feeling na nailabas ko siya, pero at the same time, sobrang nakakapagod. Okay ka lang? Gusto mo kumain? Fast forward, umalis na ulit kami doon kasi... Kasi may gusto para ulit punta nanay kong bahay! No ma! Uuwi na tayo sa ayot! Gusto mo? I can't do this anymore! Oh, kain kayo! No! Bakit ba kasi ako kumain ng marami agad sa unang bahay? Bakit, Vince? Bakit? Ito yung mga moment kung saan kung bibigyan ako ng choice na bumalik sa nakaraan para baguhin ang isang pangyayari sa buhay ko, yun ay ang di ako agad kakain ng marami sa piyesta. Remember that, past me. Gaya nga nung mga nangyari sa mga naunang bahay, nakijabs na naman ako sa bahay number 4. San po si R? Hmm? Teka, ikaw na naman? Ginagawa mo dito? Pake mo, nakiki-wifi sa iba't ang bahay. Teka, ikaw na naman. Huwag mo sabihing makikitae ka ulit. Andun yung CR, oh. Iihi lang ako. Iihi! Ew. Thankfully, yun na yung huling bahay na pinuntahan namin. Kasi kung meron pa, magpapakalayo-layo na talaga ako sa lugar na yun at bubuo ng sariling mga pangarap sa tabing dagat. Tawagin na nila akong rude o kung ano. Ang importante, buhay ako. And so, bumalik ulit kami sa bahay number 1 sa kamag-anak namin para formal na magpaalam sa kanila. Hanggang dun, sumasakit pa rin dyan ko sa totoo lang. Pero nagpigil na lang ako kasi talagang nahihiya na ako eh. Oh, babay na sa inyo lahat. Balik kayo dito. Opo! Magiging mas wise na ako! I shall return! Ay kahit ito, huwag nyo na pabalikin. Pinabaunan pa nila kami ng mga tirang ulam. Napakababait ng mga tao. Pagbalik namin sa inn, nagpahinga ako agad-agad. At nagjebs pa ulit one last time. Grabe talaga. Never again. I mean, kakain pa rin syempre. Pero never again nakakain ng marami agad-agad sa fiesta. Sa unang bahay. And that's where my fiesta experience ends. Alam nyo, kahit ganun nangyari sa akin, sobrang na-enjoy ko pa rin yung araw na yun. Oo, majority ng araw ko was spent mostly sa CR. But you know, sabi nga nila, look at the brighter side of things. Like in my case, meron pa rin namang something na dun ko lang na-experience. Well, para mas maintindihan nyo ako, sinasuggest ko na makapunta rin kayong fiesta mismo. Bakit?
Kasi ang daming pagkain. The joke. Kasi isa ang fiesta sa mga celebration kung saan makakita ka ng mga taong nagkakaisa. Specifically, isang buong bayan, which is aminin nyo, napaka-rare na makita sa panahon ngayon. Pinagyayaman rin nito yung knowledge ng mga tao regarding sa sarili nating kultura at history. Lalalim ba nyo sa pamilya at kamag-anak? At ang pinakauli, ang pinaka-importante sa lahat, marami ka rin makikilalang mga bagong tao. Well, kung introvert ka, kahit wag na yung huli. Experiencing all those moments makes me appreciate Filipino culture even more. Ang siye, na-amaze lang ako kasi wala nang ganun sa amin. Actually, sa karamihan nga ng mga lugar dito sa Cavite. Mas lalo sa Manila, parang nagkakaisa lang mga tao dito pag may chismis. So ito na nga, si Maring Linda pala. Aswang! Ay grabe nga. Nakakatuwa na buhay pa rin yung spirito ng fiesta sa panahon ngayon sa ilang parte ng Pilipinas. Kaya kung may hilingin man ako sa isang genie, siguro yun ay ang magpatuloy pa sana ang tradisyon na to at huwag maibaon sa limot ng mga susunod pang henerasyon. Sure ka? Yun ang wish mo? Hindi, binabawi ko na. Gusto ko talaga yumaman. Yaman mo na yung piyesta. Sakit talaga muna. Dami kong sigaw. Musta? Ayos. Musta kayo lahat? Charot. Pag sinabing fiesta, ano unang yung naisip? Para sa akin noon is handaan. Ewan ko, since isa akong dakilang mangmang na tao pagdating sa fiesta, isa ako sa mga tao rin na pag binanggit yung salitang fiesta, handaan agad yung maiisip. Pero nung naka-attend ako ng piyestahan, lalo sa probinsya, yung nakwenta ko nga, di ba? Hindi lang pala talaga siya about handaan. There's more to it pa pala, wow English. Or should I rather say na hindi talaga siya about handaan. It's more of a social gathering para pasalamatan yung patron na nire-representa nung bayan kung nasan ka. Pero syempre, mas masaya yung part na kainan. Hindi joke. De, pero aminin nyo, iba talaga fiesta sa mga probinsya, di ba? Kumpara mo sa fiesta sa Manila, meron pa bang fiesta sa Manila? Or kahit nga din lang dito sa amin sa Cavite. Sa ilang parte dito, oo. Oo, may mga nagse-celebrate pa rin, pero di kasing en grande gaya sa mga probinsya. Ito pa kahanga-hanga sa mga taga-probinsya pag nagse-celebrate ng fiesta. Kahit minsan wala na silang budget, wala na silang budget panghanda. Talagang gagawa nila ng paraan. Magtataka ka ba at bakit may lechon eh? Amazing. Ibang araw, kwento sa amin, nangungutang pa para makapaghanda. Ganun sila kaseryoso sa pagse-celebrate talaga. As in, dedicated na tunay. Kaya sana di mamatay ng tuluyan yung kulturang to, no? Kasi kakaibig experience eh. Parang ramdam ko yung pagiging Pilipino. Wow! Anyways, medyo segue lang tayo ng konti at pag-usapan yan tungkol sa probinsya mismo namin sa Siquijor. Alam nyo, naiinis ako sa mga tao na ang tingin sa Siquijor ay puro about aswang at mangkukulam. Like ano ba? 2024 na? Para kayong mga ano? Pag nakikinig ako ng mga horror stories sa YouTube, kasi yun yung libangan ko palagi habang nagtatrabaho eh. Naiinis ako pag nasasali yung Siquijor sa mga kwento nila, tapos ang unang linya is, di ba kilala ang Siquijor sa aswang at mangkukulam? Talaga ba? Yung nanay ko taga dun siya pinanganak mismo and all, pero wala naman siyang experience na ganyan or nabalitaan man lang. Maggawa-gawa kayo. Actually, pag may nabalitaan nila ni chismisan yung mga tao doon na mangkukulam, sinusugod nila eh. Kung meron man ah, pero kasi wala talaga, mga kuro-kuro lang yung mga kumakalat doon. Yung iba pa nga, di pa nakakapunta, pero kung ano na pinagsasabi. Kesyo, ay sige hor, dami mangkukulam dyan, baka makulam tayo. Ay sige hor, di na raw makakauwi ng normal, pagaling dyan eh. Seryoso kayo? Magpunta kaya muna kayo, no? Dami yung dada eh. Lalaki nyo na, nagpapaniwala pa rin kayo sa mga sabi-sabi. It's about time na baguhin na natin yung pananaw natin sa Siquijor. Maganda sa Siquijor, I assure you. Like, promise. Handa ako isugal ang buo. Hindi, joke lang. Napakaraming magandang tourist destination dyan ngayon. Mga beaches dyan. Kayang pumantay sa level ng Boracay, sa totoo lang. O, untouched lang siya kasi nga, wala masyadong bumibisita. Mga lokal lang din halos or mga pailan-ilang foreigners na talagang adventurous na naghahanap ng mga bago, diba? Sila-sila lang din, totally. So, kung isa kang tao na gusto magpunta sa Boracay pero ayaw sa maraming tao, siguro puntahan mo. Kung isa kang taong adventurous din, siguro ulit puntahan mo. May mga kuweba dyan, susut ka dyan, cave climbing, tama ba? Mag-caving. Ano to? Basta, may kuweba, may bundok din, kung gusto attack it din, marami dyan, promise. Actually, kompleto siya pagdating sa iba't ibang trip mo sa buhay. Di ako binabayaran ng mayor ng Siquijor para i-promote sila. Gusto ko lang baguhin yung panahon ng tao pagdating sa probinsyang to kasi, wala lang, nakakapanghinayang na napakaganda kasi sa lugar na yun eh. Mas maganda kung mas marami rin makaka-appreciate. Ano pa ba? Ay, okay.
Regarding pala sa face reveal, alam ko nasabi ko dati na pag nag 1 million subs na ako sa YouTube, saka ako mag-face reveal, ba? Diba? Wala na po yun. Actually, matagal ko na siya sinasabi na cancel na yun eh. Sa ibang videos ko, minsan sa description, sa Facebook page. Pero mukhang iba is hindi pa rin aware or hindi pa nababasa or napapanood yung mga pinasasabi ko. Pasensya na, alam ko umasa iba sa kung anong mga ba itsuras ng tao sa likod ng channel na to, pero patagal kasi ng patagal, mas nape-pressure ako sa expectation ng mga tao eh. Parang feeling ko di ko kakayanin yung mga sasabihin yung di magaganda. Kasi aminin ko naman, di ako artista, yung gaya ng mga ini-imagine nyo. So, gaya ng mga ikita-comment nyo. So, for sure, madi-disappoint lang kayo. Feeling ko rin naman, matatanggap itong decision ko kasi since mga matured naman na kayla, di ba? And di naman talaga mukha ko yung inaabangan nyo at sinusubaybayan dito, di ba? Dito sa channel ko, o sa page ko. Yung mga ipinunta nyo naman talaga is yung kwento at kabuangan ko, di ba? So, ayun. Kaya wag na wag nyo susubukan mag-unsubscribe, ha? Gigil ako. Mais kayo, kilala ko kayo lahat. Kung may nakita akong nag-unsubscribe, bibisitahin ko talaga sa mga bahay ninyo at susubscribein ulit. Init-init na nga ng panahon, pinapainit ko ang ulo. Speaking of init, grabe init no? Talagang mas di ko kinakaya yung init ngayon kumpara noon. Well, dala na rin kasi ng sumabay pa nga yung El Nino sa atin ngayon. Nakakabwisit yung init. Parang 9 AM pa lang, init-init na. Hirap magtrabaho, lalo sa mga gaya kong naka-work from home. Hirap magtrabaho buong maghapon. Yung mga electric fan nga namin, buong araw na nakabukas eh. As in, apat yun na nakabukas. Pero wala pa rin kwenta since yung buga niya is sobrang init pa rin. Para lang ako naliligo sa apoy. Kaya naman, mas mataas na rin yung percentage ng mga nadadali ng heatstroke. So make sure na uminom palagi ng maraming tubig para iwas dehydration. Kahit pa nasa bahay lang kayo, uminom pa rin kayong tubig. Lalo-lalo na yung mga lumalabas lagi at mumabiyahe, bawon kayong tubig, di ba? O kung pwede nga, lumabas kayong basa eh. Hindi joke. Huwag nyo gagawin yun. Mas delikado sa katawan. Basta magdala kayo ng tubig at towel. Ayan. At payong! Payong pa pala at sombrero. Napaka-importante rin yan ngayon. Pero alam nyo, kahit sobrang init, di ko pa rin magets yung ibang nakakapag-jacket sa panahon ngayon. Like, paano? May built-in freezer ba kayo sa loob ng mga katawan nyo? Sa balon-balunan nyo para makapagsuot kayo nyan? Gaya nung nakarang araw, bibili kasi akong pagkain ng pusa. So, sumakay na ng jeep. May nakasabay ako naka-jacket. Katirikan ng araw, alas 12. Gusto ko kalabitin yung si kuya at tanongin, paano ka nakakapag-jacket? Barin mo nga yung bita-bita ka. Medyo, nakasuntokin ako sa mukha. Wala lang, nagtataka lang ako kasi, di ba grabe? Grabe, ang dal-dal ko rin kasi talaga. Sorry. Ito na nga, magpapaalam na ako eh. Bye-bye. Kita-kits ulit sa next video. Bye-bye. Paalam. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye.